Magandang araw! Tatalakayin natin ay tungkol sa elemento ng tula. Ito po ang inyong lingkod, Teacher May. Paraan ay pinag-aralan natin ang elemento ng tula na sukat. Ipinalakay din natin kung ano ang kahulugan ng kanti, ang kahulugan ng sasura at ng talugtod. Ngayong araw na ito, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng iba pang elemento ng tula. Natin pag-aralan ang iba pang elemento ng tula, tingnan natin ang halimbawang ito. Pikit mata sa pandemya ni Julian B. del Rosario. Juan, madali ka. Aabutan ka niya. Hoy, Maria, tayo na. Paparating na siya. Coronavirus ngalan, pinilit ko mawala. Niwala kang sinino, kahit mayamang bansa. Sa mundo'y nagpasikat, daig mo pa'y artista. Kung ika'y pelikula, kay rami mong kinita. Bilangin natin ang mga talugtod. Ano nga uli ang talugtod? Ang talugtod ay isang linya sa tula. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Mayroon sa inyong harapan na anim na talugtod. Tandaan, ang talugtod ay isang linya sa isang tula. Naalam mo na kung ano ang kahulugan ng talugtod. Pagmasdan mong mabuti ang kabuuan ng tula na ating pinag-aaralan. Meron ka bang napansin? Ngayon ay pag-aralan natin ang iba pang elemento ng tula. Ito ay tinatawag na saknong. Ang saknong ay tumutukoy sa grupo ng mga talugtod. Bilangin natin kung ilan ang saknong sa tulang ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ano nga uli yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mayroon tayong anim na saknong. Ang saknong na ito ay binubuo ng anim na saknong. At ang saknong ay binubuo ng tig-anim na talugtod. Bilang ang ating tula. Mayroon kasing iba't ibang uri ng saknong ayon sa talugtod. Tingnan natin. Pag sinabing kopla, ito ay binubuo lamang ng dalawang talugtod. Terseto kung ito ay tatlong talugtod. Kwartero kapag apat na talugtod, kinteto kapag limang talugtod, at sinteto anim na talugtod. Tama! Tama ka nga na ang ating tula ay binubuo ng anim na talugtod kung kaya't tatawagin natin itong sinteto na saknong. Mayroon pang ibang uri ng saknong. Ito ang pipituhin, wawaluhin, at suneto. Tingnan natin ang pagkakaiba ng tatlo. Pag sinabi natin pipituhin, syempre, meron siyang pitong talugtod. Wawaluhin, walong talugtod, at ang soneto ay binubuo ng labing apat na. Tingnan natin ang iba pang elemento ng tula. Ano nga ba ang tinatawag nating tugma? Ang tugma ang tawag sa parehong tunog sa huling pantig sa bawat talugtod. Tandaan, parehong tunog sa huling pantig. Mayroon tayong tinatawag na tugmaan. Tugmaang magkasing tunog. Ito ay tinatawag nating tugmaang ganap. Magkakasing tunog ang diin at bigkas. May apat na pardon ang tugmaang ganap. Ito ang A-A-A-A, A-A-B-B, A-B-A-B, at A-B
BA. Tingnan natin kung paano natin malalaman kung ang isang saknong ay may tugmaang ganap. Tandaan, ang tugmaang ganap ay magkakasintunog ang diin at bigkas. Tingnan natin ang halimbawa. Ito ay mula sa tulang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Napansin mo ba ang huling salita? Luksa, para sa unang taludtod. Mukha, para sa ikalawa. Pagkakahiga, para sa ikatlo. At salitang natuwa, sa ikaapat na taludtod. Pag-aralan natin, bakit ito tinatawag na tugmaang ganap? Luksa, mukha, nakahiga, natuwa. Ito ay may pardon na A-A-A sapagkat ang luksa, mukha, nakahiga, at natuwa ay nagtatapos sa titik A. Mayroon itong magkakasintunog na diin at bigkas. A, luksa, mukha, nakahiga, natuwa. Magkakasintunog ang diin at bigkas. Ang tulang iyon ay may pardon na A-A-A. Tayo sa isa pang tugmaan. Ito ay tinatawag natin tugmaang karaniwan. Pag sinabi nating tugmaang karaniwan, magkakasintunog ang huling pantig ngunit magkaiba sa diin at bilis. Tingnan natin ang halimbawa. Tandaan, sa tugmaang karaniwan, magkakasintunog ang mga huling pantig ngunit magkaiba sa diin at bilis. Ang huling salitang magdusa, mababata, mapag-alaala, Laura, ay mayroong pardon na A-A-A-A. Ngunit, ang salitang mababata, kung inyong mapapansin, ay mayroong pahilis na diin. At ito ay binibigas ng mabilis. Ang magdusa, mapag-alaala, at Laura ay binibigas ng malumanay. Kaya ito ay halimbawa ng tugmaang karaniwan. Magkakasintunog, ngunit magkakaiba sa diin at bilis. Dumako naman tayo sa isa pang tugmaan. Ito ay tinatawag nating tugmaang di ganap. Sa tugmaang di ganap, nakikita natin at maririnig na ang mga huling salita ay nagtatapos sa katinig. Mayroong dalawang hatian ang tugmaang di ganap. Ang una ay ang mga salitang nagtatapos sa titik B, K, D, G, P, S, at T. Ito ang unang hati. Ang ikalawang hati naman ng tugmaang di ganap ay L, M, N, N, G, R, W, at Y. Sa halimbawa ng tugmaang di ganap. Tandaan, ang tugmaang di ganap ay nagtatapos sa katinig. Ang unang bahagi ng mga katinig ay mga katinig na may titik B, K, D, G, P, S, at T. Tingnan natin ang halimbawa. Sa halimbawang ito, ang saknong na ito ay mayroong apat na taludtod. Ang mga huling salita tulad ng inihandog, nagkupkup, pagod, at pagkalagot-lagot ay mga nagtatapos sa mga katinig. Ang salitang inihandog ay nagtatapos sa katinig na G. Nagkupkup ay nagtatapos sa titik P. Pagod ay sa titik D at ang salitang magkalagot-lagot ay nagtatapos sa katinig na T. Ito ay matatawag nating
tugma ang di ganap, at nasa unang bahagi ng mga katinig. Tandaan, ang unang bahagi ay ang mga katinig na nasa B, K, D, G, P, S, at P. Ngayon naman ay tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Ang hatian na ito ay mga nagtatapos sa katinig na L, M, N, NG, R, W, at Y. Narito ang isang saknong mula sa ating tula. Ito ay may anim na taludtod. Ang mga huling salita ay buhay, nasanay, kalikasan, may kapal, nagpatibay, at sagabal. Napansin mo ba? Ang buhay at nasanay, nagpatibay ay nagtatapos sa titik Y. Ang kalikasan naman ay nagtatapos sa titik N. At ang may kapal at sagabal ay nagtatapos sa titik na L. Ito ay nasa ikalawang bahagi ng mga katinig. Ito ay tinatawag na tugmaang di ganap sapagkat magkakasama ang mga titik na ito sa iisang bahagi. Aha! Anong natutuhan mo sa tula? Maraming salamat, ngunit hindi pa tayo dyan nagtatapos. Hanggang sa muli!